Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto, at magsanay gamit ang ating module sa Filipino. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Filipino, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa paglalarawan ng mga tauhan sa napakinggang teksto, batay sa kilos, sinabi o pahayag. Alam mo ba na ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang katangian na siyang nagbibigay buhay at kulay sa kwento? Alam mo ba na maaari mo silang makilala o mailarawan ang kanilang mga katangian batay sa kanilang ikinikilos, sinasabi o ipinapahayag sa kwento? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya naman mailalarawan mo ang mga tauhan sa napakinggang teksto batay sa kanilang kilos, sinabi o pahayag. Para sa alamin, sa module na ito, inaasahang matututuhan mo kung paano. Number 1, mailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang teksto batay sa kilos, sinabi o pahayag. A. Natutukoy ang mga tauhan sa tekstong napakinggan. B. Naipahahayag ang sariling damdamin ukol sa mga kilos sa mga tauhan sa napakinggang teksto. At C. Naiguguhit ang mga tauhang na ilalarawan sa mga napakinggang teksto. Para sa subukin, basahin mo ang kwento at isulat sa sagutang papel ang mga mahalagang tala na dapat matandaan. Ang pamagat ng kwento ay sina Cuco at Coco, akda ni Grace L. Soto. Sina Cuco at Coco ay magkaibigang palaka. Mahilig magbabad sa ilog si Cuco habang si Coco naman ay mahilig maglaro sa lupa. Ibig nilang patunayan sa isa't isa kung saan nga ba sila talaga dapat nakatira. Madalas silang magtalo. "Sa lupa tayo nakatira," ang sabi ni Coco. "Hay nako, hindi ka pa ba naniniwala na sa tubig talaga tayo nakatira?" tanong ni Cuco. Walang nais magpatalo sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay dumating si Apolloning, ang pinakamatandang palaka sa kanilang lahi. Tinanong ni Cuco at Coco kung saan ba talaga ang tirahan nilang mga palaka. "Sa tubig man o sa lupa ay maaari tayong tumira at mabuhay. Tayo ay mga amphibian. Sa mga unang bahagi ng ating buhay ay nabubuhay tayo sa tubig at sa mga huling bahagi ay naninirahan tayo sa lupa. Dahil dyan, wala kayong dapat pagtalunan," sagot ni Apolloning. Simula noon ay hindi na nagtalo ang magkaibigang palaka na sina Cuco at Coco. Sagutin mo ang mga tanong at sa iyong papel isulat ang letra ng wastong sagot sa bawat tanong sa ibaba. Number 1, sino ang tauhang maligaya sa tubigan? A. Apolloning, B. Kala, C. Coco, D. Cuco. Number 2, sino ang tauhang mahilig maglaro sa lupa? A. Apolloning, B. Kala, C. Coco, D. Cuco. Number 3, ano ang tawag sa kanilang uri? A. Amphibian, B. Indian, C. Malaysian, D. Peruvian. Number 4, saan naganap ang kwento? A. Sa kagubatan,
B, sa kabukiran. C, sa malapit sa tubigan. D, sa malapit sa paaralan. Number 5, paano nasolusyonan ng magkaibigan ang kanilang problema? A, nag-away sila ang dalawa. B, humingi sila ng tulong sa pinakamatandang palaka sa kanilang lahi. C, nagtanong sila sa kanilang magulang. D, wala sa nabanggit. Para sa tuklasin, basahin mo ang usapan ng dalawang bata na nakasulat sa ibaba. Ang ganda ng binasa ni Ma'am na kwento kanina, no, Franco? Oo nga, Mariz. Nakakatuwa, kaya lang ang hirap ng assignment. Hindi naman ah, madali lang yun. Ilalarawan lang daw yung mga tauhan. Paano ang gagawin? Dapat aralin lang natin yung mga kilos nila. Paano ba sila kumilos? Pati na ang mga sinasabi nila. Basta makikilala at tapos ay mailalarawan mo sila ayon sa kanilang kilos, sinabi o ipinahayag. Sige Marie, susubukan ko, pero i-check mo mamaya kung tama ang gawa ko, ha? Sa iyong sagutang papel, isulat mo ang letra ng tamang sagot. Number 1, sino ang mga pangunahing tauhan sa dialogo? A, Ana at Paolo. B, Carla at Luis. C, Jenny at Lito. D, Mariz at Franco. Number 2, sino ang may suliranin sa kanilang takdang aralin? A, si Ana. B, si Franco. C, si Lito. D, si Mariz. Number 3, sino ang tinatawag na tauhan sa kwento? A, ang siyang sumulat ng kwento. B, ang mga gumaganap sa kwento. C, kung saan ginanap ang kwento. D, kung kailan naganap ang kwento. Number 4, paano mailalarawan ng mga tauhan sa isang kwento? A, batay sa kanilang kilos. B, batay sa kanilang mga pahayag o sinabi. C, lahat ng nabanggit. D, wala sa nabanggit. Number 5, bakit mahalagang mailarawan natin ang mga tauhang gumanap sa kwento o teksto? A, dahil sikat sila. B, upang tayo ay magpa-autograph. C, upang masa ulo natin ang buong kwento. D, upang mas maunawaan natin ang ugnayan nila sa kwento. Para sa suriin, basahin ang mga pangungusap at piliin mo sa loob ng panaklong ang wastong damdaming ipinapahayag nito. Isulat mo ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, nakatutuwa ang ipinapakitang pagmamahal ni Rosa sa kanyang ina. Masaya, nagagalit, natatakot. Number 2, ang tagal naman nila, kanina pa ako naghihintay. Nagulat, naiinis, masaya. Number 3, ang paa ko naipit, nasaktan, masaya, nagagalit. Number 4, wag na, nakakahiya naman sa'yo. Natutuwa, nahihiya, nagagalit. Number 5, naku, napakalakas ng ulan, baka bumaha sa atin. Masaya, nagagalit, natatakot. Para sa isa-isip, tandaan natin mga bata na mahalaga ang pakikinig o pagbabasa ng kwento o teksto. Sa pamamagitan ng mga kwento ay marami tayong nakikilalang mga tauhan, nararating na mga lugar at nararanasang pangyayari batay sa mga bahagi ng kwento o teksto. Habang nakikinig o nagbabasa ng kwento, natututuhan natin ang mga elemento ng naturang storya. Ang mga elementong ito ay ang tauhan, tagpuan, tema, pangyayari. Para sa isagawa, ipabasa mo sa iyong magulang o sa nakakatandang kapatid ang teksto. Pakinggang mabuti ang tekstong babasahin at isulat ang letra ng katangian ng mga tauhan sa iyong sagutang papel. Number 1, walang makatatalo sa akin sa takbuhan. Ako ang pinakamabilis sa lahat. Lahat sila ay matatalo ko. Sisiw lang sila, sabi ni Rani. A, mabait. B, mayabang. C, masipag. D, takot. Number 2, opo, lolo, tapos na po ang aking proyekto. Salamat po sa tulong ninyo. Nakangiting sagot ni Ella. A, palabiro. B, masunurin. C, magalang. D, mahina. Number 3,
Naku po, wag po ninyo akong iwan dito. Madilim po sa kwarto. Wala pong kuryente. Ayoko pong mag-isa, sigaw ni Tintin. A. Matatakutin. B. Matapang. C. Masipag. D. Tahimik. Number 4. Tapos ko na pong hugasan ang mga plato, nanay. Ako na po ang magtutupi ng mga damit. Magpahinga na po kayo, sabi ni Tina. A. Masipag. B. Matalino. C. Magalang. D. Matapat. Number 5. Glenda, ilaw ka ba? Tanong ni Ricky. Bakit? Ang sigaw ng lahat. Kasi ikaw ang liwanag ng buhay ko. Boom! Wika ni Ricky. Nagtawanan ng lahat. Ano ang katangian ni Ricky? A. Masunurin. B. Matsaga. C. Masayahin. D. Sakitin. Para sa tayahin, pagtambalin mo ang pangungusap sa hanay A at sa mga larawan sa hanay B. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Para sa hanay A, number 1, sakitin si Lucy. Number 2, matapat na bata si Liza. Number 3, masipag si Helen. Number 4, matulungin si Sunny. At number 5, matalino si Henry. Para sa karagdagang gawain, ang panuto ay ilarawan mo ang mga tauhan sa pamamagitan ng pagguhit ng kanilang nararamdaman ayon sa pangungusap. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, batang panay lumuluha kapag nabiro ng iba. Number 2, batang panay na lamang naghihikab habang nagkaklase. Number 3, batang nalungkot dahil natalo sa pakikipaglaro sa ibang bata. Number 4, batang mataas ang nakuha sa test sa Filipino. At number 5, batang binilhan ng bagong laruan ng nanay. Maraming salamat mga bata, tandaan, mahalaga ang pakikinig o pagbabasa ng kwento o teksto. Sa pamamagitan ng mga kwento ay marami tayong nakikilalang mga tauhan, nararating na mga lugar at nararanasang pangyayari batay sa mga bahagi ng kwento o teksto. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, hashtag Project Appear. Paalam!